Kaibigan, alamin po natin, senyales na tumataas na ang iyong blood sugar. Siyempre, pag tumataas na yung blood sugar, baka papunta na to sa diabetes. Gusto natin malaman ng maaga para maiwasan ang mga komplikasyon. Alam naman natin, kadalasan po, hindi talaga nadadiagnose yung diabetes. Pag nahuli natin, minsan 4 na taon na may diabetes, 5 taon na, tsaka mauhuli. Dahil doon, marami nang nasira na organo sa katawan. So ito po, napakahalaga para sa inyo, kaibigan nyo, sa pamilya nyo. Tingnan natin na warning signs. Number 1, ito po, lagi sila nauuhaw, madalas nauuhaw, tapos ihi ng ihi. Yan. Kung napapansin mo, ba't lagi ako nauuhaw? Umiinom naman ako ng tubig, tapos madalas umiihi, sign po yan ng diabetes. Ganito yan, no? Inom ng inom, ihi ng ihi, pag chinek mo yung blood sugar, mataas. At isa pang sintomas, minsan ito sasabihin nila ay dry mouth. Laging tuyo ang bibig. Laging tuyo. Yan. Kahit umiinom, tuyo pa rin. Diabetes sign po yan. Pangalawa, laging gutom. Sabi niya, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. So, bakit nangyayari ito? Ang dami kong kinakain dati, tumataba ako. Ngayon, hindi ako tumataba, pumapayat pa nga. Ibig sabihin kasi, sa diabetes, yung kinakain natin, nagiging glucose, pero itong mga sugar na to hindi na-absorb ng katawan. Kasi kailangan ng insulin para ma-absorb. Hindi na-absorb, kaya yung kinain natin, iniihi lang. Lumalabas lang yung sugar sa ihi. Mabuti ito, masama. Masama eh. Kasi kumakain ka, hindi na-absorb ng katawan, tapos lumalabas lang sa ihi, maraming organs masisira. Katulad nito, tulad na sinabi ko, lahat ng kinakain mo, maraming glucose iniihi. Kaya alam ng langgam ang diabetes. Pag umiihi yung tao, minsan pa nasa CR, nakita mo, pag nilalanggam, diabetic po. Yan o. Mataas na ang blood sugar nito, lampas 200. Isa pa, madalas nagkaka-infeksyon, mga kababaihan, pwede sa puwerta, may yeast infection, o laging may UTI, mabilis kapitan ng sakit eh, ang may diabetes. So sasabihin mo, ba't pabalik-balik UTI? Check nyo ang blood sugar, baka yun ang dahilan. Ito po, pag medyo matagal na yung diabetes, nasisira hindi lang mga blood vessels, pati mga ugat, mga nerves. Kaya namamanhid. Manhid ang kamay, manhid ang paa, hindi na nga makaramdam gaano sa paa. Kaya po, ang delikado dito, pag namamanhid na, mabilis siya masugat na hindi niya alam. At yung sugat sa diabetes, mahirap gumaling, matagal gumaling. Katulad nito, hindi na gumagaling yung sugat. Palaki ng palaking sugat, I'm sure may nabalitaan kayo na puputol yung paa dahil dito. So, dito mag-uumpisa bago dito lumalala. Another blood sugar sign, yung sa balat. Kasi nga dry eh. Dry skin, yan o, nangangati sila. Kung ano nung kati-kati. Yan o, maraming kati-kati sa katawan. Pwedeng allergy, pwede bang sakit, pero pwede rin blood sugar eh. Kaya magpa-check lang ng fasting blood sugar. At kung medyo matagal na yung diabetes, meron pang isang skin sign, hindi lang kati-kati. Nangingitim. Nangingitim, parang kumakapal. Kumakapal yung sa likod. Ganito itsura. Nakakita na kayo ng ganito. Yan o, sa kilikili. Kumakapal. Yan o, sa likod ng tuhod. Sa mukha. Yan o, sa noo. Pag nakakita kayo ng ganito, possible sign of diabetes yan. Eh, nasa leeg. Minsan sa overweight din to, pero pag ganyan po. Ang tawag natin dito medically, acanthosis nigricans. Madalas nakikita sa diabetic, pero pwede rin makita sa ibang sakit. Pero i-rule out natin for diabetes. Next, sign ng blood sugar, yung laging pagod. Lagi siyang pagod, lagi siyang nanghihina. Yan. Tapos, sa mga kalalakihan, impotent. Yan, no? Pag impotent na, pag 5 years hindi makontrol yung blood sugar, magiging impotent na yung lalaki. Another sign, ito pong matagal-tagal na, syempre, lumalabo na yung paningin. Yan, malabo na yung paningin nila.
So, paano natin malalaman? Che-check natin yung blood sugar. Ganito po, oh, fasting blood sugar. Hindi kakain buong gabi, i-check sa umaga. Titingnan natin yung level. Ito po yung mga resulta. Tingnan nyo ang blood sugar. Fasting blood sugar. Okay, pagising sa umaga, che-check. Hindi pa kumakain yan. Ang normal dapat below 100. Normal yan. So, pag pwedeng ganito, milligrams per DL, pwede rin itong millimoles per liter. Hanggang 5.5 ang normal. Pag umabot na itong 100 to 126 or 5.5 to 7, depende kasi sa ano eh, kung anong units, ito pre-diabetes na. Medyo tumataas na konti. Ito yung diabetic. Pag lampas ng 126 milligrams per DL o lampas 7, makuha dalawang beses, diabetic na po. Ito po may isang test din, A1C, para malaman yung blood sugar mo in 3 months. Pag lampas sa 6.5, diabetic na rin. So ganito po, yan ang pinakapag-diagnose natin. Bukod dito sa sintomas, ito na yung mga complications na ng diabetes kung matagal na yan. Skin infection, lumalabo mata, tulad na sinabi ko sa iyo, nagkakasakit sa puso. Kidney failure, ito medyo end stage na to. Kidney failure, dialysis, fatty liver, meron pang osteoporosis. So ano gagawin natin? Simple lang po. Simple na mahirap. Ito talaga. The more exercise, syempre, lagi mong ginagamit yung muscle mo, nagagamit mo yung kinakain mo, hindi tataas yung sugar mo. Ginagamit mo siya eh. Pangalawa, ituturo natin yung tamang pagkain. Diba? Yung mga iiwasan natin, alam nyo naman, matatamis, matataba. Pag nagpapaya tayo, mas maganda po. Sigarilyo, titigil din natin. Ito, sa alak, don't drink alcohol. And to, syempre, support sa doktor, sa pamilya. Pag hindi nakuha sa gamutan, ito po, oh, syempre, sinecheck ang blood sugar, merong tableta, merong injection pa, depende po sa doktor ninyo. Pero basically, ito pa rin talaga ito, diet, exercise. Ito po, sa kinakain, dapat talaga, ito yung medyo iiwasan natin. Lahat ng kulay puti, di ba? White rice, white bread, pakonti-konti lang. Potatoes, yan ang rice cake, yung mga kakanin, favorite. Yan. Taas, ang bilis magpataas ng blood sugar. Ito yung medyo mas okay. Brown rice, brown bread, sweet potato, saging, moderate. Ito yung mas mabababa. Mga mushroom, gulay, apples, peanuts, mas healthy. So, banda rito. Bawas tayo dito. Diba? Mas gusto natin to. Pagdating sa pagkain, basta sari-saring gulay, maganda siya. O, yung mga juice, kung ano man yan. Mabagal siya magpataas ng blood sugar. Ito ang worst foods na paborito ninyo. Okay? Soft drinks, pancake, french fries, bacon. Alam nyo na naman yan. Hamburger. Pwede naman kumain, pakonti-konti lang. Huwag naman laging ganito. Ito yung mga gusto natin. Oatmeal. Siyempre, di ba? Oatmeal, apples. Yan. Ampalaya. Gusto natin ampalaya, di ba? Pampababa ng blood sugar. Yung iba, ginujuicing ba? Broccoli, cauliflower, sari-sari, low-fat milk. So, makikita nyo naman ang itsura ng healthy at hindi healthy. Ito po, focus na lang tayo dito. Dok Lisa, pakita natin eh, no? Fitness, you know, exercise, gulay. Ito na lang i-focus natin, di ba? Para sa pagbabago sa buhay nyo. Ito talaga mako-control natin eh. Pag may diabetic ba, mas ano mangyari? Mamatay na ba? Hindi po. Basta makontrol ang blood sugar, pwedeng normal ang buhay ninyo. Di ba? Basta laging mababa, laging mako-control natin. So, ito po yung summary. Ito yung mga warning signs ng diabetes. Pa-check tayo sa kahit sinong doktor. Pero kung malala na yung diabetes nyo, siguro sa endocrinologist, diabetes specialist, mas makakatulong, mas makokontrol ang iyong blood sugar. Salamat po.